Jesus is the only pastor. Yan. In the Bible, sa Old Testament, may mga nababanggit na pastors, no? Pero it refers to pasturing the sheep. Literal sheep. Okay. Meron din doon binanggit na pastor my people. Sa Old Testament po yan, especially doon sa aklat ni Jeremias, ni Jeremiah. Pero ang ibig pong sabihin ng pastor dito po sa New Testament, this is not a title. Pastor in the New Testament is more of a work. Okay, description, parang ganon. It's not a title because the pastor title only belongs to the true pastor, the Lord Jesus Himself. Hindi po ako nandito para makipagtalo, makipagtalastas. I just want to share the truth. Many people, especially, last week, marami nang namulat eh. Sabi nila, uy, nakawala na ako sa institutional churches. I'm so happy. The Lord is opening the minds of the people to go back to the Bible, to go biblical once again. Kasi ako rin po na-deceive. I'm here para sabihin po sa inyo na ako po ay biktima rin ng pastor, authorities, mga institutional authorities, you know, church system and all that. Ang layo doon sa kung titignan mo yung biblical church, ito po ay house setting. Hindi ko ilalang ang house setting sapagkat ganyan ang nasa Bible, I suggest pwede po tayong magpulong kahit anong oras sa bawat araw, sa ilalim ng puno, mas presko, you know, sa mga lumang sinihan, you know, sa mga Jollibee, sa mga McDo, mga tipong ganyan po. Anywhere. If there are two or three gathered in my name, there I am in their midst, sabi ng Panginoon. Kasi makikita po talaga natin dito yung kasimplihan. Yan po ang nilatag ng Panginoong Jesus. Simple lang po ang gospel, just believe, right? Ganun din po, simple lang po ang pangangaral ng gospel, just preach Jesus. Ang buhay Kristiyano po ngayon, kung titignan po ninyo, most institutional churches, kaya nga po the church has been institutionalized, you know, kaya makikita po ninyo ang kanyang pananaw, perception, sorry, ang church magmi-meet lang tuwing Linggo, may tatayong isang tinatawag na pastor, title yun ha, para sa kanila mag-pre-preach, then another susunod the week mag-prepare ulit ng preaching na praktisado. Hindi po ganyan. Ang biblical church po, nagpupulong, sila po ay nag-form ng circle doon sa bahay, ano. Ganun po yun, nag-uusap-usap sila. May magli-lead ng prayer, then at pwede mag-share ano yung pinagdadaanan sa buhay. Ganyan, ramdam mo yung pagmamahalan bilang magkakapatid kay Jesus. Diba? Yung anong simple nung mga bagay sa Bible, ginawang komplikado ngayon ng mga pastors. Kasi kailangan mag-aral ka sa Bible school. Ako po nag-aral sa Bible school. Nakailang Bible school po ang inyong lingkod. Pero ang bagsak ko rin pala, makikita ko rin yung katotohanan at iiwanan ko rin yan. Pero yung mga natutunan ko sa Bible school, I love it. Marami akong natutunan. Marami akong mga diploma. Then siya nakasabit pa rin po. Ino-honor ko po yan. Huwag kayong magagalit sa akin. Kasi ako po, pag nakita ko yung katotohanan, maski marangyan buhay pa yan, iiwanan ko talaga. Doon ako sa totoo. Ganyan po ako eh. May prinsipyo ako. Nung buhay pang mother ko, sabi niya, may prinsipyo ka. Bata ka pa lang, alam ko. Ganyan po talaga ako noon. No, kung tutuusin ngayon, pwede ako magtayo ng church na ako ang pastor, kikita ako. I tried it dati, pero nung pandemic po na tigil kami, then nakita ko po yung truth. Kasi dati pa rin po, iniisip ko na rin po yan. Pero nakita ko yung katotohanan. Pag nakita ko yung katotohanan, doon po ako. Diba? O marami ako napag-aralan, pero sabi ko po, yung mga napag-aralan ko sa Bible school, na mga kinakuhanan ko ng mga diploma, mga ganyan, hindi ko po na-apply ngayon sa actual Christian living. Sapagkat sa actual Christian living, lalo na po ngayon papalapit na ang rapture, no? Ang kailangan lang natin ipahayag ang ebanghelyo ni Jesus Cristo, ni Lord Jesus Christ sa tao. Yun lang po. Wala na yun kung ano-ano pang, yeah,
Dami kong lesson dyan, no? Binabasa ko ba? Yes, binabasa ko po. Marami po ako natutunan. Marami po ako natutunan. Don't get me wrong. Loaded po tayo. Pero hindi ko pinagmamalaki yan. Pinagmamalaki ko yung biyaya ng Panginoong Jesus na natamo ko dahil nanampalataya ako sa Kanya. Si Jesus lang po ang pinagmamalaki ng inyong lingkod. Yung pagmamahal lang ni Jesus Kristo ang pinagmamalaki ng inyong lingkod. Wala akong ibang ipinagmamalaki sa buhay kundi si Jesus at ang Kanyang pag-ibig sa akin. Kaya po ako nandito, I can say a lot of things. I can say a lot of things coming from the Word of God, the Bible, you know, dahil sa biyaya ng Panginoong Jesus. Alam po ba ninyo, kung kayo ay anointed ni Jesus, you can start your own YouTube channel also. And you know what? Pwede kayong mag-start. Especially ngayon, paparating na ang dakilang araw ng rapture. Ako naniniwala po ako diyan. So habang wala pa, let's proclaim the love of Jesus. Yung grace ni Jesus sa bawat tao. Ang heart ni Jesus maligtas ang lahat. Hindi yung pupunta ka lang sa isang lugar na building na kung tawagin nga nila ay church, lalabas ang pastor, praktisado, may mga kakanta, may mga worship team, and all that, you know. It's not like that. At nakakatakot po nito, more programs, nakapokus ngayon sa programs, nagiging famous, gumagawa ng mga YouTube channel, para sila ang ma-famous. Hindi si Jesus ang ma-famous sa kanila, kundi sila mismo. At ngayon, kikita sila sapagkat may love offering na pupunta sa mga bulsa nila. Lantaran po ako magsalita, alam ko po ang sinasabi ko. I've experienced it. Ganyan po talaga yan. Huwag tayong padaya. Sabi ng Bible, be wise because Jesus is coming soon. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, ha, I invite you to do so. Click mo ang notification bell para malaman mo that Jesus alone is the true pastor. Thank you, ha. And Jesus truly loves us all. Okay na, salamat. Thank you.